Hello guys, nandito na po ako sa pangalawang tutorial ko po sa mga gustong magtanim ng bromeliads. Yung nauna ko po yun yung bumubulaklak. Ito naman po yung isang klase ng bromeliads na sumusupang lang siya, hindi siya bumubulaklak. Pero napakaganda rin po niyang alagaan kasi kahit nga po sinasabi na pabalibaligtad mo siya, kahit galaw-galawin mo siya, hindi siya namamatay. Kailangan lang din po lang ulit natin yung ating paso at saka yung bunot. Yan. Simulan na po natin ang ating pagtatanim. Lalagyan lang muna po natin ng bunot yung paso. Gardening po ay nakakaali sa totoo lang sa mga mahihilig na katulad ko. Yan. Pag nalagyan na po natin siya ng bunot, ilagay na po natin yung halaman, yung ating bromeliads. Tapos, tulad ng sinabi ko po sa nauna po mga video, sisinsinin lang po ninyo yung bunot dun sa loob ng paso. Ang mga halaman po ay kinakailangan din kinakausap. Agree po ba kayo dun? Para din daw po yung tao na pag inaalagaan, gumaganda, mabilis siyang mag-bloom. Yan, lalagyan lang po siya ng bunot, or kung wala naman po kayong bunot, pwede rin po ang lupa. Kaya lang ang advantage lang po niyang sa bunot, kapag po siya ay nagsuwi na ng ganito, mabilis mo po siyang tanggalin sa paso para suwihin. Kung ang lugar niyo po ay may mga niyugan, eto po oh, hindi na po natin bibilhin ang bunot. Manguha lang po tayo sa mga niyugan. Ito po, kahit po hindi siya bumubulaklak, maganda rin po siya. Yan. Ito po yung namumula po yung ibabaw. Nagsisilbing bulaklak din, kung tingnan. Yan. Tapos na po siya, oh. Pwede na po siyang i-display. Ito lang po yung hintayin lang po natin na bumuka din ng ganito. Pwede na po natin uling i-cut. Then, lagay po uli sa another paso. Kung wala naman pong paso, yung mga nilagyan ng mineral water, yung mga Wilkins, pwede rin po doon. Basta, may butas lang po siya sa ilalim para yung tubig eh, matatagas po sa ilalim. Yan. Sana po eh, nakatulong po ako sa mga gustong magtanim ng bromeliads. See you guys sa susunod ko na video. Have a nice day!